Sa inyo kung ano yung ginagawa ko every morning. Yeah, yun yung pag-workout. So, before ako lumabas ng kwarto, nag-workout muna ako kahit mga 10 minutes, 20 minutes lang. So, ngayon, ang ipapakita ko sa inyo is 10 minutes workout na ginagawa ko, which is yung kay Chloe Ting. Yes, nire-recommend ko yung workout ni Miss Chloe Ting kasi maganda siya. Actually, maganda talaga siya. Yung work, yung mga exercise niya, yung mga workout niya. Ang laki talaga ng improvement sa akin. Tinry ko siya before last siguro April. March. Kasi, dati naman nagsusumba ako. Yes, nagsusumba ako. Pero, parang ang bagal ng process sa akin. So, naghanap ako sa internet. Nag-browse ako sa internet, sa YouTube, kung ano ba yung mga intense na workout. So, isa nga sa mga nakita ko is yung kay Miss Chloe Ting. Pinanood ko yung mga workout niya, yung mga challenge niya. So, ayun, tinry ko hanggang sa nagustuhan ko yung mga workout niya, yung mga challenge niya. So, eto, ayan, yun na yung everyday workout ko, yung everyday na ginagawa ko. So, today, papakita ko sa inyo yung isa sa mga favorite na workout ko sa kanya. Yun yung 6-pack abs workout challenge niya within 3 weeks. So, yun sa akin, i-share ko lang sa inyo. Yung everyday na ginagawa ko. Every morning na ginagawa ko. To start my day. So, tara. So, eto siya. So, tara. So, siya. May dumbbell siya. Pero ako, ang gagamitin ko, bottle.
ako papakita ng workout sa inyo. Ito, pang abs workout din siya. Ito yung lagi kong sinisip. Yung 6-pack workout at saka yung 2 weeks abs workout niya. So, everyday. Ito yung ginagawa ko. So, hindi na natin kailangan ito. Okay, start na tayo.
Yung 10 seconds ko. Yung, like, 10 minutes abs workout na ginagawa ko. Ni Chloe Ting. So, every morning yun. So, hindi ako nakapag-workout na morning. Kasi tinatamad ako. Mag-workout ako sa hapon. Yun din yung yun-workout ko. Yung 6-pack abs workout. At saka yung 2-week abs workout ni Miss Chloe Ting. Promise guys. Kita niyo naman ako. Pawis na, pawis na. Start your day. Na palakasin yung katawan. So, that's it. Salamat, salamat.